Magandang buhay sa lahat! Nagbabalik na naman si Inday, ang maestrang racketera ng Valencia City, Bukidnon! Para sa araw na to guys, ay pag-uusapan natin kung paano ba kumuha ng National ID, ano ang kahalagahan ng pagkakaroon ng National ID, ano ang mga requirements, ilang buwan ba bago ito makuha at paano ito makuha, at syempre kung ano ang mga bawal at hindi dapat gawin habang kumukuha ng National ID. So kung interesado ka sa topic na ito at wala ka pang National ID, so just keep on watching this entire video. At kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at i-share ang video ito upang makatulong sa ibang wala pang National ID. So tara, pag-usapan natin ang mga bagay ito at sana may matutunan po kayo sa video ito. Ano nga ba ang Philippine National ID? Ang Philippine National ID po ay isang government-issued ID ng Philippine Statistics Authority or yung NSO noon or National Statistics Office na kung saan ito ay naging possible dahil na din sa Republic Act 11055 or also known as the Philippine Identification System Act signed by President Rodrigo Roa Duterte noong August 6, 2018. Ito ay nagkaroon na ng pilot issuance at getting of information noong nakaraang 2019 sa mga selected regions or areas sa Pilipinas. At ito ay nag-revive yung pamimigay o pagkukuha ng mga information para Philippine National ID sa taon din ngayon. Sa ngayon, ang PSA ay nakikipag-coordinate sa mga LGU or local government unit para maging accessible at mas mabilis ang pagkukuha or pagkuha ng mga Philippine National ID. In fact, nung nakaraan ay mayroong ginawang house to house sa ibang areas ang PSA, pero dito sa amin sa Mindanao, specifically sa Valencia City, ay hindi na kami nag-undergo ng step 1 na kung saan merong pre-getting of information. Ang nangyari dito sa amin, isang beses ka lang pupunta doon sa area na kung saan designated area para sa National ID. Dito po sa amin sa Valencia City ay may dalawang center or area na pwede kayong pumunta. Una ay sa Valencia City Gymnasium at sa Robinson's Place po or Robinson's Mall. So sa aking case, doon po ako sa Valencia City Gymnasium kasi nung ako ay nagpa-vaccine para sa COVID-19 ay same date din ako na kumuha ng National ID. Paano ba kumuha ng National ID guys? At sino ba ang pwedeng kumuha ng National ID? Sa pagkuha ng National ID po ay na lahat po ay pwede na nasa gulang na 5 pataas na Philippine citizen at pwede din yung mga foreign alien residents dito or ibig sabihin yung mga foreigners na dito na nakatira sa atin. So, saan ba pwedeng kumuha? So, pwede po kayong mag-login sa register.philsiid.gov. So, dun po kayo mag-register kung nasa ibang location po kayo. Pero sa sinabi ko na dito po sa amin sa Mindanao at sa neighboring municipality namin ay by LGU po. Through local government po ang registration ng aming Philippine National ID. So, sa nabanggit ko, nasa 5 pataas yung pwede or eligible na pwedeng kumuha ng National ID. Pero dito sa amin, ang pwede lamang pumunta sa mga area ay yung 18 above dahil nga nasa kalagitnaan pa tayo ng pandemic. So, hindi pa sila pwedeng pumunta dito
doon sa area para sa biometrics. Pero pwede silang i-register through online. Pero sa aking case, hindi ko pa ni-register yung mga anak ko para one at a time na ang mangyayari dahil hindi naman nag-cater or wala namang instruction dito sa amin na online yung registration, but instead manual. Ano ba ang mga hindi dapat or mga bawal kung tayo ay nag-a-apply for national ID? Number one, hindi po pwede ang nakasuot ng sleeveless shorts, crop top or mga sexy top. Sa boys naman, mga sleeveless at mga short, dapat po ay naka-formal tayo. Yan po ang dress code. As much as possible, mas maiin na may collar or t-shirt. Huwag yung mga sleeveless at saka mga light colors lang ang susuotin natin, preferably white. Next ay bawal ang mga earrings, mga kwintas. Pangatlo naman, bawal ang heavy makeup or even lipstick. Ako, nung ako ay nagpa-ID ay hindi ako nag-lipstick dahil ipapatanggal pa rin raw kung andun. Pero ako, dahil nakasuot ako ng face mask noon, hindi na ako nag-lipstick. Bawal yung mga naka eyeshadow, yung mga contact lens. So, hindi yun pwede. Tapos, kinakailangan din na sa pagpunta mo doon ay meron na yung mga requirements kagaya ng mga valid ID para mas mabilis ang pagpunta. At sa amin, ang ginawa namin ay magpipila po tayo. May dalawang kategory sa pila dito sa amin, regular at priority. Ang mga priority guys ay yung mga may comorbidity or yung mga may sakit like senior citizen, mga emergency or mga PWD na pwede silang mauna sa pila. Tapos yung regular naman ay another pila. So, ang nangyari, lima na from priority tapos isang regular ang pinapasok para mas mabilis. So, yun ang mga requirements sa pagkuha ng national ID. It's na kung meron tayong national ID. So, kung ikaw ay nakaranas na or nahihirapan pag hinihingian ka ng 2 valid IDs bawat transaction mo, ito pong Philippine National ID ay isa sa mga initiate ng ating Philippine government para as much as possible, ito na ang ating i-represent sa mga transaction dahil ito ay national ID na po. Pero ang function po nito ay hindi po pinapalitan yung mga other IDs kagaya ng passport at driver's license na nagbibigay ng proof kung tayo ay magbabiyahe at for driving. So, ang national ID na ito ay para lang ding valid IDs pero mas maganda kasi accessible na yung mga information natin kagaya ng blood type, yung address natin, cellphone number, at ang kagandahan po nito ay iwas tampered po ito dahil meron siyang microchip kagaya sa mga humid cards ng SSS at GSIS. So, sa ngayon, mabilis ang pagkuha ng national ID at ano ba ang kinukuha doon sa iyo or yung mga biometrics na kinakailangan kunin habang tayo ay kukuha ng national ID. Una dyan ay yung fingerprint or thumbs or dito yung mga fingers natin, ang mga specimen nito. So, isa scan ito, dalawang thumb, tapos yung mga fingers. Sunod naman ay yung mata natin, Irish scan. Yung eyeball natin ay scan, meron kang sisilipin doon sa loob para mayroon ng record yung chip or yung card mo. Tapos, pipicturan ka doon at ipapacheck muna or i-verify mo muna yung information na tinype ng in-charge kung tama ba bago ka pumirma or magpa-approve na okay na yung information. So, yun ang mga basic na kinakailangang kinukuha na information doon kasi hindi naman marami pang tanong dahil naka-fill up ka na ng form. Next naman ay ilang araw or ilang months ba bago makuha ang card. 3 to 6 months makukuha
ang card natin. So, kung mas matagal tayo magpapa-national ID, matagal din natin ito makukuha. So, saan natin ito makukuha? According dun sa in-charge, ay ihahatid lang sa ating mga bahay or siguro tatawagan tayo ng in-charge ng PhilPost or yung post office sa ating local unit. So, yun naman guys. Sana meron kayong natutunan sa paano ba kumuha ng national ID, ano ang mga requirements, ano ba ang national ID, ano ang mga benefits nito, at ano ang mga bawal o hindi dapat gawin habang kumukuha ng national ID. Bago ko makalimutan yun sa mga nagbabalak na magpakasal or ikakasal ngayon, tip ko lang sa inyo, wag muna kayo magkukuha ng national ID kung may plano kayong magpakasal kasi wala pang nabanggit na pag-a-update ng information. So halimbawa kung sa akin, dalaga pa ako, let us say ngayon ay August, tapos magpapakasal ako by November. So kung ang family name na ginamit ko ay yung dalaga pa ako, wala pa kasing nabanggit na pwede natin i-update or i-change yung last name or info na nasa ating national ID. So, as much as possible, kung may nagbabalak kayo magpakasal, anyway, nasa 5 years implementation plan naman ito, effective this year. So, pwede pa kang kumuha ng ID some other days. Pero yun nga, kung mas matagal kang kumuha ng ID, mas matagal ding darating. So, yan ang isa sa mga tip. At the same time, sa pagpipila, keep safe parati. At ito lamang guys, sana may natutunan kayo sa ating how to video ngayon na tungkol sa national ID. So, kung nagustuhan mo ang video ito, at may mga further katanungan kayo, i-comment ko lang down below. So, salamat! Ito po si Indira Quitera na nagsasabing keep safe everyone! Bye-bye!